Are you in favor of the yung millions of na nakukuha ng SSS executives? No, in fact, I'm going to oppose it. In fact, I filed the bill, a resolution to investigate yung 1 million peso each bonus ng SSS ng board members in 2012. On the part, on the basis na they did have good performance in the first place. Haba ng pila, wala nakapag-isipan, nataas ang pension, maraming reklamo ang mga pensioners, ang mga members, kung sa loan ka man o ID man, anong klaseng good performance ng board members? In fact, meron silang retirement bonus natin noong 2009. Limang board members nag-retire, binigyan ng 200 million peso. Saan kukunin yan? Sa pondo naman. Itong bago, mas lalo kong lalaman kasi mas malaking bonus nila dito eh. Kung may mga maximum, it's more than 2 million ko lang ng 3 million each. So, I'm not in favor of that. In fact, instead of taasa ng mga sweldo at bonus ng mga board members, ilan na lang nasa 10,000 peso increase. So, I disagree with the proposed bonus ng SSS. They don't deserve it. And it's really a slap on the face of the senior citizen. Parang pagtaas ng pensyon, kulang ang pondo, pagkailangan ng bonus nila, may pondo. Okay. 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 Muna kayo. Next issue. Sige po. Next question ko po is yung issue ng political dynasty. Kasi di ba, alam natin na marami tumatakbo na may mga kamag-anak na before or belong to a family of politicians. Although may sinasabi sila na bakit naman pipigilan ng maglingkod ang mga kamag-anak nila, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang kung gusto naman maglingkod sa bayan. Ano po ang standing niyo doon? Well, I'm the principal author of the anti-dynasty bill. In fact, I'm very proud na when I authored the bill for the first time in history, pumasa ito sa committee. Strange. Nagulat ako na ang bill ko pumasa sa committee. And then natakil ito sa plenary. In fact, masa second reading stage. At matik-matikan ito. So, sa akin, as the author, siyempre, tingin ko dapat sundin ang konstitusyon. Naniwala akong correct ang konstitusyon na ipagbawal ang political dynasty. Ayong sinasabi, inangaral naman sa fair and square election, hindi loaded ang guy sa election in favor of the dynasty, siyempre, hindi na fair. Sa akin, how can you be fair eh? Tatay mo ganda na to. Sa lahat ng projects na tatay mo, isama ka. Hindi ka mga para doon sa kalaban ng walang dynasty. O, sa lahat ng graduation na atin ng nanay mo, kayo, kasama ko. Nagsispeech siya doon. Ikaw pinagsispeech niya. O, di lamang ka na. Sa contender mo na, ano, na walang dynasty. O, sa lahat ng mga public officials, lahat ng barangay, pag-imit ng nanay mo at mamigay ng proyekto sa mga barangay kapitan, mga mito, andun ka rin. In fact, ikaw pa yung nagbigay ng check-in mismo, symbolically. Pwede lang nga namang ka na doon. Anong kaya lang square? Diba? Unless, sabihin ng dynasty, minsan, hindi ko isama ang ina ko, minsan hindi ko siya babanggit. Minsan, nandun lang siya sa isang sulok ng kwarto, hindi siya lalabas. Imposible naman yun. So, loaded ang guys. Ang nangyayari po kasi, di ba, tatay, tapos asawa, tapos anak, then kapatid, nangyayari po ganun, di ba? Sa akin, well, for ako nung bill, may district ko daw yung bill ko kasi isa lang allowed doon sa bill ko. Kasi gusto sila mga pwedeng dalawa. Ang sabi ko, pwede naman pag-usapan sa plenary. Para lang pumasa. Pero, dapat i-recognize na ang lahat. Ipagbawal ngayon. Someday, maybe, kailan po kaya? 30 years from now, 30 years? Baka pwedeng hindi na ipagbawal yun. Pero for now, dapat ipagbawal. Kailan pa pa sa, ako, malaking tiwala ko sa taong bayan. Malaking tiwala ko sa mga, malaking tiwala ko sa social media.
I think next administration, if we do the campaign right, ha? Kasi muntik na pumasangkin ko sa second reading. Dapat pwede nang pagbutuhan ng third reading. Kasi push lang ang kabuti natin. May mga bagay na ginagawa ang gobyerno kahit hindi niya gusto. Depende sa pagtutok ng tao. Yan talagang diktong ko. Kaya naman na ang galing ko at pagkakas ay minsan-minsan, napipilitan ang gobyerno na gawin ang hindi niya gusto kung malakas ang pagtutol ng So napipilitan, hindi nakikinig. Oo. Sa akin, grudging palagi ang gobyerno. Kapag magbigay, grudging. Eh, ano ba niya ibibigay niya sa'yo kung kaya niya lang sanang hindi ibigay. Okay. The freedom of information. Okay. I'm one of the authors also. Ayan. Sa ngayon, hindi pa magandang kalakas kasi ang kampanya ng taong bayan. Ayan. At tingin ko, siyempre ang pag-usapan sa simposyon, sa mga hearings, ng media, sa lahat ng radio stations. Pero tingin sa gobyerno, kaya niya ba? Hindi pa ganun ka makasampush. Ayan, nabanggit. Kaya minsan yung effectiveness ng rally. Kasi parang wala ko alam na may nag-rally ulit po. May nag-rally sa pork. May nag-rally sa dynasty. Pero wala ko rally sa FOA. Yun ang ibig sabihin ng comprehensive. Kasi sometimes hindi successful. Correct. Hindi kasing effective yung isang social media. Way lang. Minsan dito kayo nagsisimposyposyon niya kayo. Minsan nyo discuss sa media. Mabira-bira yung ayaw ng FOA. Pero sometimes yung makapal din yung gobyerno, kaya malikan weather. So, kung hindi po minasya na tayo, sometimes sa foreign. So, and I'm ready to think the next Congress, especially pag manalo ako sa Senado, of course, I'm listening to push for. So, I think the next administration, baka may chance na tayo. Yeah. Yung sana yung next question ko, yung FOI eh. Freedom of Information Bill. One of the authors. Marami, may ibang authors yun yan. Bakit hindi po napapasapasa hanggang... Ayaw ng Malacanang sumuporta. Klaro yan. President Aquino campaign for it during the campaign of 2010. Ibig sabihin, sabi niya, lumpas. Pero wala nangyari. Ngayon siya na presidente, ayaw na ipasa. Yan ang problema sa anti-corruption drive ni President Aquino selective. Pag dokumento ni Arroyo, pwede kumukatin. Pag dokumento ni Aquino, hindi pwede kumukatin. Kaya okay lang na mag-FOI kay Arroyo, wala naman mag-FOI. I find it really strange when people can still argue against it. Simple na naman ang aking example sa FOI. May pera ka. 1 million. Sinabi mo sa akin. Kung nila ikaw yung aking agente, kumakan ng business lang sa bayan mo. 1 year later or 6 months later, pumunta ka sa akin. So paano ginamit yung kapital natin. Matok sabihin mo, pahingin ng resibo, pahingin ng kontrata, sabihin mo, ayaw ko. Eh, pera mo yun eh. Bakit ayaw kong ipakita sa'yo kung paano ko inastos? Correct. Ano yun eh po ay? Public funds yun eh. Pera na ikaw ang bayan yun eh. Eh, kung gusto niyang tanongin, magkano ginastos mo sa pagpagawa ng tulay? Eh, anong problema mo na ayaw mong ibigay? Pero naman transparency nga po ay. Kaya naman may access ang tao sa information at sa mga kontrata. So, alam nila kung paano sila ginugovern. Eh, ikaw ang boss, tapos hingi ka ng kopya ng kontrata, hindi ka na boss. Pwede ka bang sabihan ng iyong utosari na ayaw kitang bigyan ng dokumento regarding what I'm doing? Eh, ikaw ang boss, eh, sila. So, I don't see how people should argue against that. So, naniniwala kayo na yung ayaw sa FOI bill, may tinatago. Ah, yes, yes, Definitely may tinatago siya, kaya ayaw niyang ipa-cut.